Empoy, welcome to the program. Yes, ito boy. Kumusta ka, Nipo? Okay lang po. Gwapo mo ngayon, ha? Given. Given. Since birth. Yes. Okay, kanina pinag-usapan natin ho dito sa ating programa bilang pagbubukas, yung sinabi ni Tito Dolphy, yes, na po. He wants people to remember, every time people would remember him, sana siya ay maalala with a smile. You had a chance to work with Tito Dolphy. Nagkaroon ka ng pagkakataon? Dati po sa other station, punulumipat na po siya. How was it? Let me rephrase my question. Ano yung iyong pinaka-importanteng leksyon na natutunan sa dakilang Dolphy? Sobrang mahal na mahal po niya yung trabaho niya. Yun po yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos sobrang professional po siya. At mahal po kasi niya yung paligid niya. Kaya sobrang gusto siya ng lahat ng mga tao. Napakabuting tao. Opo. Mm-hmm. Sobra. Kung si Tito Dolphy gusto niya maalala siya ng mga tao na nakangiti, how do you want people to remember you? Ako naman po, same as Tito Dolphy rin, nakangiti rin, pero isang ngipin lang, ganyan mo. Mm-hmm. Paano? Hold it there. Ganda. Hindi, yun po yun. Tito Boy, siguro po ang gusto ko maalala po ako ng mga tao sa yung inspirational ano ko po, yung sa akin yung pagiging ako po at gwapo ka man o hindi, at least nakapagpasaya ka ng mga tao. Importante yun. Yes po. Dahil yun ang trabaho ng entertainers. Yes po. Bakit nakakakilite ang bigote? Yun, may libro nga po ako, dapat pala nadala. That's the title of his book. Yes po. Aha, sagutin mo. Bakit nakakiliti ang bigote? Kasi po, secret. Alam mo, nabalita isang beses na, ayan o, sorry. Bakit nakakakiliti ang bigote? Diba? Sagutin niyo ako, bakit nga ba? Kung naiso natin malaman ang kasagutan, kumuha ho tayo ng kopya ng libro. Yes. Diba? Pila mo na po. There was some news na nagkasakit ka or parang naging numb ang bahagi ng iyong katawan? Ano yun? What was that? Yung mukha or something? Sa mukha po, para pong namamanhid po. Last after month after kita-kita ito? After kita-kita okay. Po. Ayun, yun. Parang mga 3 days, 4 days ko pong nararamdaman. Tapos in-advise ko na po yung handler ko, yung sister ko na papa-doktor po ako. Tapos in-schedule po nila ako sa MRI po. Doon po sa hospital po. Tapos yun. Awa po ni Lord, negative naman po yung ano. Akala po kasi nila ano yung dyspepsia. Okay. Bell's palsy. Okay. Po, Bell's palsy. All right. Opo, yung ano, sorry. Alam mo naman ako, pag si Empoy ang nagsabi, pinaniniwalaan ko. Opo. So, akala Bell's palsy. Opo, yun yung po. Pala ay pagod lamang. Pagod po, tas stress. Parang kulang lang sa tulog, tsaka pina-check ko rin po yung ano sa TMJ, tama po yung sa... Okay, everything is okay. Okay naman po. That's good. Ibig sabihin lamang yan, kahit gaano ka busy, dapat you find time to relax, yes, take a few steps backward and tend to yourself. Yes po. Di ba? Tend to yourself. Empoy, yung kita-kita made okay. You a star, made you a superstar, some yes. People would say. Okay, pag-usapan muna natin, dumami ang iyong fans. Opo. Are you able to handle them? Nagulat rin po ako eh. Dati po 4 lang, ngayon po hindi ko po mabilang na eh. Mm-hmm. Okay. Hindi, dati sa mga malls daw, 1-2 lamang nagpapalitrato. Ngayon, kinukuyog ka na. Opo. Do you walk with bodyguards now? May mga how are you managing this thing? Siguro pagka madalang na po kasi ako mag-mall ngayon. Uh-huh. Yung mall na lang po pinapupunta ko sa bahay. Hindi naman nagrereklamo. Apo. Hindi nagrereklamo ang mall pag siya pinapupunta mo sa bahay. Hindi naman. Sa mall pumunta ka na lang dito. Apo. Pero seryoso, Empoy. Paano nabago ang iyong buhay dahil sa kita-kita? Sobrang nabago po siya kasi yung mga bagay po na tinatamasa ko po ngayon, hindi po kasi ako sanay. Parang hanggang ngayon nananaginip po ako kung ano yung nangyayari sa akin. Thankful po ako kung ano po yung mga meron ako ngayon. Okay. Natapos na yung bahay? Tapos congratulations. Na po sa Bulacan po. Opo. Wow. Na-renovate na po. Alright. And then, meron kang negosyo. What is it called?
Way back 90s. Way back 90s. Opo. Ano to? Is this a bar? Restaurant po. Restaurant, okay. Resto bar po. Resto bar. Opo. How's it doing? Okay naman po. Nagmamanage po dun yung best friend ko po. Tapos yung dalawang kaibigan ko po, nakasosyo ko. Sila po yung nakatutok ngayon dun. Pero sigurado ako, pag nandun ka, dinudumog ng tao. Opo. Yung pagka po, may time po, pumupunta po. Ano ang madalas na sinasabi sa'yo ng tao pag nakikita ka? Handsome. Wow. And then when they say handsome, paano ka mag-react? Oh, you're just kidding, sabi ko. Okay. May standard smile ka ba pag nagpapalitrato, halimbawa, ang iyong mga kaibigan o di kayo mga tagahanga? Yung smile? Oh, ganda. Oo. Pag halimbawa pumipirma ka ng autograph, what do you write? Love or paano? Smile. 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 Ano to? Smiley or words na, word na smile? Smiley po. Tapos? Tapos, amps, God bless us. Wow. Ganda. Sa lahat ng bagay na tinatamasa mo ngayon, apa? Merong ka bang, anong tawag nun? Merong ka bang panghihinayang na hindi ito naabutan ng lola mo, si Inang? Meron po. Kasi ano po, yung time po na nag-start po ako, isa po siya sa tuwan-tuwa sa nangyari sa akin na nanalo po ako dati ng contest. Na kasi nangungupahan lang po kami dati, kasama po namin siya ng mga kapatid ko, yun po. Wish ko lang po, siguro po, kahit na nasa heaven na po siya ngayon kasama ni God, alam ko po, bawat shooting o bawat taping ko, kahit saan po ako pumunta, nakagabay po siya sa akin. Ayan po. Tayo, ugali natin yan, bahagi ng ating kultura, that we talk to our loved ones na pumunta na sa heaven, di ba? Opo. What do you tell her? Every time nagkakaroon ka ng pagkakataong kausapin si Ina. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na, Inang, maraming salamat sa iyo sa pag-aalaga mo sa akin at sa pag-aalaga mo sa amin, kaming magkakapatid, kaming magpipinsan, lahat kami. Hindi mo kami pinabayaan kahit separate na yung mother at father ko at ikaw yung nagsilbing magulang namin. Thank you sa iyo sa walang sawang. She must be so proud, no? Yes. She must be so proud. Yes. Okay, Empoy, may mga nagsasabi, lalo na yung nag-cover ka sa Yes Magazine, mga litrato mo, nakikita na namin sa mga iba't ibang pahayagan. May mga nagsasabing, sobrang pogi na si Empoy, hindi yan yung Empoy na nakilala namin. Pangalawa, hypothetical lamang ito. Halimbawa lamang may isang babaeng binasted ka noon at bumabalik ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. Empoy, yung issue ng pagiging pogi, may mga fans na nagsasabing sobrang pogi ka na raw at hindi yun yung Empoy na aming minahal. Ano ang nais mong sabihin? Actually, ang itsura ko po talaga dati, nung hindi pa ako nag-aartista kasi po, ganito po talaga. Pero hindi po ako makapasok-pasok. Nagpapangit po ako. Sadya yun. Opo, ganun po yung ginawa ko. Kaya medyo, yun po yung ano. Ngayon, nakalusot na ako. Eto na po ako. Bumabalik ka uli doon sa yung pagiging pogi. Yes po, exactly. Makiusap ka na maintindihan sana. Guys, kung ano man po yung pagkakaintindi niyo ko, ano yung itsura ko ngayon, maintindihan nyo sana kung ano yung mga dapat nyo intindihan. Kasi maintindihan nyo yung balang araw pag inintindi nyo, okay? Okay. Yung hypothetical question ko. You know what a hypothetical question is? What is a hypothetical? Hypothetical. Halimbawa lamang, may isang babaeng binasted ka noon. Tapos babalik sa'yo ngayon. Are you single, Empoy? Apo. Okay. Babalik sa'yo ngayon. Bumabalik sa'yo ngayon. What do you want to tell that girl? Nandyan siya ngayon. Cameraman po yan. Sorry. Nasa likod ng cameraman yung girl. May multo pala rin. Okay. gusto ko po sabihin sa kanya. Yes. Na
sana dati pa, bakit ngayon? Oh, parang may ano ah, parang may meron ba bumabalik? Wala naman po. Ah, wala naman. Ganun pa rin po. Eh. Kasi parang may hugot ka eh. Wala naman. Wala naman. Handa ka na bang magmahal kahit busy ka? Huwag mo pababayaan 'yan. Pwede naman po. Pwede naman. Are you ready to fall in love? Yes. Talaga? Yes. Hindi naman pwede, Empoy, kasi may nakapagsabi sa akin na merong karaw parang special someone. Hmm? Meron nga ba? Yung totoo. Wala po. Ito naman, tayo lang. Walang nakikinig. Binilang ko 36 sila lahat. Tito Boy naman. So, is there a special someone in your life now? Kung may special po sa akin sa panahon ngayon, si God po yun. Wow. Ano naman ang laban ko ho doon? Wala naman ho akong pang follow-up doon. Nilagyan na ho ng tuldok ni Empoy ang aking tanong. Talk about the Barker. At imbitahan natin ang lahat na suportahan muli si Empoy. Yes po, the Barker po, malapit na po. October 25 under... Viva Films. Viva Films and Blank Pages, directed by Mr. Dennis Padilla. Ito po yung istorya ng, in The Barker po is, ako po yung, I played the role of The Barker, which is, ito po ay, gusto lang pong pahatid nung kwento nito na yung action comedy ay binubuhay po namin sa panahon ngayon at kailangan pong mapanood ito ng mga millennials ngayon kasi hindi po sila nabuhay dati kaya ngayon po, kailangan po nilang yung mga bata po ngayon. Okay, ito yung Barker na samang sasakyan? Yes po. Kaya po. Rotonda. Ano ang sinisigaw mo dito sa pelikulang ito? Sapote. Sapote. Dati sa poro, na ngayon na po sa pote. Tama. So sequel. Sequence. sapote. Yan ang isinisigaw mo. Apo. Anong nangyari habang ikay nagba-Barker dito sa pelikulang ito? Ayun naman po, marami naman po na isa kay nakapagpuno po ako ng kaliwat kanan. Pina-practice mo 'yun? Pina-practice po sa akin ni Direk Dennis doon sa Proud ako sa iyo, Dennis. Dennis Padilla po is directing the film. Yes, opo. Yan po yung dati. Brain niya po yan. Okay. Kinakausap ko po doon yung mga Barker. Ano niya ito? Brain. Siya po yung nagsulat. Ah, okay. Siya po yung Kanyang ideya. Brain child. Opo. Ang ibig sabihin ni Empoy. It's only in her mind. Okay. In his mind. Opo. Na ngayon ay naging totoo na. Oo, magpasalamat ka kay Direk Dennis. Maraming salamat sa iyo sa pagtitiwala mo sa akin at pagpe-pray natin tong movie natin. Salamat ulit. May kissing scene ka dito sa pelikulang ito. Paano mo pinaghandaan ito? Pinaghandaan ko po ito. Tatlong araw po akong nag-toothbrush. Para challenge po kay Shine. Okay. Ano naman ang naging reaksyon ni Shine? Sinabi ko Shine. Kasi you're shining. Shine po kasi sa pat. Oo, okay. Ni Shy. No. Pero mga artista, iba't ibang paraan ang paghahanda sa kissing scene. Yes po. Paano mo pinaghandaan ang kissing scene mo dito sa pelikulang ito? Noong una po, pagdating ko po sa set, inalam ko po muna kung nandyan yung magulang niya, kung manager niya, kung ano doon. Noong nalaman ko po siya lang nandun, okay na po ako. Dahil kung naroon ang kanyang manager at magulang, mahirap po tumuka eh. Mahirap. Okay. May pag-uusap pa kayo ni Shai? Meron? Wala po eh. Pero nagkukwentuhan po kami sa set. I mean, do you talk about the scene? Hindi po. Ah, wala. Wala po. Diretsong, to use your word, tukaan. Hindi. Paano ba? Pero you have a kissing scene in the movie. Secret. Ah, secret. Nakita. Meron ba tayo? May footage ba tayo ng kissing scene? Wala. Okay, so secret yan. Alamin natin kung tunay ngang may kissing scene. Muli, imbitahan mo ang lahat na manood ng inyong pelikula. Yes po, mga kaibigan. Malapit na po. October 25 ang The Barker. Ayan. Manood po kayo at check po. Pampamilya po ito. Pang nanay, tatay, ate, kuya, lahat ng magbabarkada. Para sa inyong lahat po ito. Pinaghirapan po namin ito kaya please watch po itong movie na ito. The Barker.
Okay, directed by Dennis Padilla. Yes, po. Under Blank Pages and distributed by Viva Films. Okay, let's do fast talk in 2 minutes. Okay? Bilisan natin. Tuyo, danggit. Tuyo. Suntok, sipa. Suntok. Tahong, talaba. Tahong. Chinita, malaki mata. Malaki mata. Madaldal, tahimik. Madaldal. Tuwing kailan ka nahihiya? Pagka napahiya. Saan ka pumupunta kapag malungkot ka? Bukid. Sinong kinakausap mo kapag masaya ka? Si God. What scares you? Pagka iniwan ako ng mahal ko. What's your greatest asset? Bigote. Pangalan ng mahal mo? Marami. Pinakamalaking gastos mo sa isang date? 5,000. Tanong na hindi mo masagot? Bakit? Kailan siya ba darating? When do you feel sexy? Araw-araw naman. When was your last kiss? Last week. Sino ang kinis? Nanay ko po. Sexiest woman in the Philippines? Liza Soberano. Soberano. Best time for sex? Cloudy day, cumulus, stratus nimbus. Complete the statement. Ako si Empoy at ako ay guapo. The Barker, mga kaibigan, October 25. Wag po natin kalilimutan. Congratulations, Mark Christian and Justin Joy San Diego. They're newlyweds. Congratulations. Maraming salamat, Jay Ferrer of Generica, Risa Moises of Genesis, Joy Bass, Voice of La Carmela de Boracay, D Squared, and Tom Ford for my eyewear. Maraming salamat. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Abundance. Good night. Boy, salamat, thank you. Tonight with Boy.